laking Baguio, pana Ilocano food yung alam kong lutuin, yun yung ginawa namin. Tapos nabuo na yung concept na maging Ilocano restaurant kami dito sa Cavite. Kaya pala naging Sarios yung pangalan ng restaurant namin. Pag naiinis yung lola ko, mga kapatid ko sa akin, sa Ilocano kasi sinasabi nila, Sario! Yun yung palayo ko nung bata ko, nung pag naiinis sila sa akin. Yun po yun. Kasi nga, wala naman kami gaano nakikitang Ilocano restaurant dito sa Cavite. That's why, nag-ano na kami. Ngayon, after 3 years, nakakuha kami ng pwesto dito sa Imus. Kaya ngayon, nandito lang kami sa ano, pwesto namin. Parang ano lang siya, open restaurant, al fresco dining na maraming puno. Which is, para sa aming mag-asawa, ganito kasi yung gusto naming restaurant, yung mapuno, maluwang ang parking, nakapaglaro yung anak namin, safe, nakabakod para malayo sa kapahamakan yung mga bata, tapos yun. Ako si Benjan, 40 years old, laking Baguio. Sinimulan namin itong Sarios Restaurant last 2020 nung nag-lockdown kasi nga naboring na sa bahay, trinay namin magbenta ng ulam pang support sa family, yung sa everyday need. Tapos yun, una dinakdakan lang, tapos naghanap yung mga kapitbahay namin ng ano, ng iba pang menu kasi nga nagsawa na sila siguro sa dinakdakan. Tapos yun, ang mga bestseller namin dito, yung ano, pulpog, dinakdakan, bagnat kare-kare, pinapaitan saka kinigtot. Tapos ngayon, may mga bago kaming menu, yung kiniing sisig, smoke meat siya ng Baguio, ginawa kong sisig. Then, yung pinikpikan, yun yung parang tinola version ng Baguio, pero sinunog siya. Una, pipikpikin siya, tapos susunugin namin yun. Ibang tawag doon sa amin sa taas, killing me softly kasi parang i-hazing mo yung manok, tapos susunugin mo siya. Tapos, saka mo siya kakatayin, parang tinola lang naman yung luto, yun yung pinaka ano doon. Pero mas nag-enhance yung lasa ng tinola kasi nga may additional ano siya, additional flavor na gagaling doon sa pagsunog saka sa pagpalo doon sa manok. Kung pupunta kayo dito, sinasuggest kong itry nyo yung mga luto ng Baguio katulad ng ano, yung pulpog saka yung pinikpikan saka yung kiniing. Kasi hindi yun common dito sa Cavite. Iniimbitahan ko yung mga pamangkin ni Tito Jom na pumunta dito sa 184 Pag-asa 3, Imus, Cavite. Nakikita na rin kami sa Waze, saka sa Google Map. Search nyo lang, Sarios Restaurant. Di na kayo mawawala. Kinigtot? Oo. Meaning sa Tagalog, ginulat. Ah, ginulat? Pork yan, pork. Beef to serve. Hiniwa ko lang ng maninipis, tapos ito yung pait. Yung nilalagay sa pinapaitan. Pakulo lang ako. Ito yun. Kakakatay ng ano kanina dyan eh. May suki na ako dyan sa palengke. Yan ang papaitan. Ito yung pait, sir. Pait? Oo. Mapait? Pus-pus, sabi namin sa Ilocano. Mapait to, sir. Puro. Okay. Ayan. Kaya hindi yan yung sabaw, yung nasa... Ito yung sabaw. Onting ganito, tapos may... Kasi masyado mapait. Masyado mapait. Tama. Tapos, ano na siya? Ayan, pag kumulo yan, may sibuyas na siya sa kaluya. Tapos asin. Tapos pag nilagay mo to mamaya, parang ano lang siya, raw. Mm. Parang kumbaga sa steak, medium rare. Ito, medium rare. Eh, pero ito, nagiging well done kasi manipis yung ano. Yung pagkakat, no? Pagkakat. Naluluto. Oh, kaya parang sinabi nilang kinigtot sa Ilocano, ginulat sa Tagalog. Ah, okay. Parang yun lang yun. Ginulat sa Tagalog. Ginulat sa Tagalog. Oo. Kinigtot. Ito yung iniihaw mo, sir.
Ito yung ginigtot. Ganyan lang siya. Pag kumulo na siya, lalagay mo lang yung beef na ano. Ilang minuto yan? Wala na sir, papatayin mo na to. Ah, kasi nga sa sobrang nipis niya. Oo, pero well done na yan. Kasi pag ano yan, pag sinobrahan mo, malalamog na. Hindi sir, mas kukunat. Ah, okay. Oo, kaya okay na yan. Tapos ipiplating na natin yan dito. Ano yan? Manipis kasi siya, kaya well done pa rin siya. Pero lutong-luto na talaga yan. Kasi nga, ano. Tapos lalagyan. Parang papaitan, no? Oh, yes, sir. Parang papaitan. Pero ito, ano, ang tawag nito? Meat. Kasi yung papaitan, ano eh. Oo. Samot-saring laman loob eh. Oh, kaya, yes, sir. Kaya siya pumait, di ba? Oh, yes, sir. Aapoy yan. Aapoy yan. Okay mga pamangkin, Sarios na imas padazam. Ibig sabihin ng na imas, masarap, tapos yung padazam, subukan mo. Andito tayo sa lungsod ng Imus, Cavite, para tikman natin ito mga Ilocano cuisine. Okay mga pamangkin, ang una natin tikman, ito. Itong kinigtot. Yung kinigtot, parang papaitan version natin. Pero sa kanila, ang difference isa atin, ang papaitan, lamang loob para pumait. Diba? Alam nyo yan. Ito naman sa kanila, meron silang sabaw na mapait. Tapos, laman, beef, na maliliit yung mga slices. O manipis yung mga slices. Tapos, isasawsaw mo daw dito sa asin na may sili. Pero ano, depende yun ha, depende. Hindi lahat ginagawa daw yung gano'n. So, tikman muna natin yung sabaw. Ay, ang pait. Mapait siya. Mapait talaga siya. Yung pait, parang papaitan din pala, no? Same na same. Tapos, yung laman, ito yung parang raw eh. Pag kumulo, sarang nilagay. Pero sa sobrang init nga, saka sa sobrang nipis nung beef, naluluto na rin ng todo. Hindi raw pwedeng ano, hindi raw pwedeng ibabad, no? Kasi may masyado ng titigas. Tapos titigas lalo. Mm. Ito wala namang ginto. Wala, sir. Harap? Baka may gin. Kinigtot. Ano natin sa lamin ito, para makain natin mga. Kinigtot. Yung pinaka-beep, walang lasa. Yung ano lang talaga, yung papaitan. Tapos, ayon kay Sir Sario, sasoso mo sa asin na may sili. Pero ano lang to, hindi para sa kanya. Parang additional na flavor. Pero tinikman natin, walang lasa yung mismong beep, pero yung sabaw, mapait. Mas mapait pa nga doon sa papaitan natin. Eh. Tikman natin. Yung nagkalasa na, no? Papaitan o kinigtot. Yung kinigtot, anong salita yun? Ilocano, sir. Ilocano. Ginulat, no? Ibang part ng ano, sir? Imbaliktad, sabi nila. Ah, imbaliktad. So, sa ibang part ng north. Pero same lang din. Salita lang yung nag-iba. Oo. No? Sarap to. Gusto ko to. Tama ka nga, mas nagkakaroon nga siya ng lasa pag sinasaw-saw. Sa asin. Kasi syempre yung alat. Kasi wala siyang lasa eh. No? Oh, yes, wala siyang lasa. Ang nagkakalasa, yung pait nung sabaw. Yung papaitan. Tama. Ito paliwanag natin. Although napaliwanag na ito ni Sir eh. Ni Sir Sarios. Itong sisig na, ang tawag dito? Kiniing. Smoke meat. Ang ginawa. Parang 3 to 5 days. Ang ganun eh, no? Ini-smoke muna siya tapos pinakuluan para lumambot. Kasi pagka ini-smoke, titigas eh. Pagka binilad dyan. Tapos papakuluan,
para lumambot naman bago igisa ng onte ng bagya para maging seasoning. Kasi ginagawa na siya yun dahil pagka magsisimula ka doon sa umpisa, eh matagal bago ma-serve. Mulat na yung mata nung kakain. Pero siya, smoke kiniig. Ayan o? Kiniig. Kiniing. Kiniing. O yung smoke meat na sisig. Pero ano to? Beef? Ay ano? Pork. So parang sisig din. Meron din siyang itlog, may sibuyas din. Pinatakan din natin ng kalamansi, syempre. Mmm! Iba to. Iba! Iba yung... Parang hindi ko siya matatawag na sisig eh. May sipa ng sipa. Smoke, no? Smoke. Malalasahan mo yung smoke. Malambot yung laman. Oo nga. Tikma mo, dong. Smoke siya. Lasa mo yung pagka-smoky flavor niya. Para sa akin, hindi siya sisig eh. Parang sisig lang. Ginawa ko lang sisig oo. Para matanggap ng tao dito sa... Oo, kasi Cavite. Sa atin. Actually, hindi lang Cavite. Kahit Maynila, medyo nauuso na yung sisig eh, no? Ah, okay. Ginawa lang siyang sisig, pero smoke meat pa rin. Smoke meat pa rin siya. Oo nga. Hmm? Nasang smoke talaga. Grabe. Okay to. Okay to. Ano to? Kiniing. 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 O yung smoke meat. Ilocano? Cordillera, sir. Cordillera. O ito yung taas ng Baguio. Sa Baguio, sir. Yes. Sarap to. Okay to. Okay to. Okay. Smoke. Ay pala, smoke meat talaga siya. So, ginawa lang application na sisig ni Sir Sario para matanggap ng mga taga Cavite o Maynila man. Kasi nga, medyo sanay tayo dito sa Maynila na ano eh, sisig-sisig. Diba? Maraming sisig dyan sa palipaligid. Pero yung lasa niya, malalasahan mo yung pagka-smoke niya. Hmm? Harap. Okay to. Okay to. Hindi, first time ko kasi ng ano eh. Ilocano food. Okay to. Okay. Ba't hindi maka... Ilocano version ah, yung pinaka-proseso. Hindi lang magiging authentic daw according to Sarils. Gawa ng mahirap bumili sa Cavite ng puro utak. Oh, utak. Utak ng baboy. Baboy, bakit? Kasi may kalaban na kami, sir. Eh. Yung mga nagpapares. Oh, kasi... Kaya hindi na kami makakuha ng ano. Sa isang... Baboy ba to? Oh, yes, sir. Sa isang baboy kasi, syempre, isa lang yung utak. Eh, syempre, ang dami yung... Ang dami yung naghahati. Gawa ng... Marami rin nagtitinda ng pares. Kasi, syempre, yung mga pares may mga utak din. Bakit? Nag-add flavor ba yung utak? Medyo, sir. Ah, okay. Pero so, kaya hindi namin tinatawag na authentic. Kasi nga, hindi siya utak. Pero yung process, lahat, hiwa, Ilocano way. Ilocano way po talaga. Pero to mukha to. Oh, yes. Maskara to, maskara. Yan, ang maskara. Tikman natin, dinakdakan. Ano sa Ilocano? Dinakdakan pa rin. Dinakdakan pa rin. Ah, okay. Mas malaki hiwa mo, no? Oh, yes. Kumpara doon sa iba, na parang durog-durog. Ito, pahaba. Pahaba. Hmm. Hmm? Harap? Ano yung lutong? Lutong ng balat? Oh, yes, sir. Hmm. Kasi ano eh, yung balat na lutong. Pero yung in-between, yun yung makunat. Oh, yes, sir. Yun, yung parang ano. Kaya may makakain kang crunchy, may makakain kang... Ay, may litid kasi, yung pinakagitna ito. Ano yun, litid sir, ba yun? Tenga. Ah, tenga. Okay, kasi nga mukha. Yun yung makunat. Pero yung crunchy naman mo, yun yung balat. Hindi siya manghang. Hindi, sir. Pero pwede, yung ibang lagyan. Customer namin, lagyan. Pwede lagyan. Depende sa request. By request kasi, hindi lahat may hiling sa manghang. Hindi ba naman, gusto ko manghang. Ako gusto ko manghang. Mm. Hindi siya hindi siya nakakaumay gawa ng iba kasi marami mayo eh. No? Oh, yes. Sakto lang sa amin, sir. Kasi nga, Ilocano sisig talaga. Ilocano dinakdakan kasi. Yan yung version namin na nakdakan. Ay, nang sisig. Okay to. Pulpog. Yung? Pulpog. Ay, pulpog. Sige. Yeah. Ay, ito. Tinola. Pinikpikan. Cordillera din version sa taas, sa Baguio. Kaya ginito ang itsura ng pinikpikan, gawa nung maitim. Kasi nga, yun yung dugo. Dahil ang tawag nga nila dito dong, killing me softly. Kasi, pinupokpok yung leeg in particular at saka yung pagpag. Ay, yung pagpag. Yung pakpak. kaya pagka tinignan mo, maitim siya. Yun yung dugo. Yun daw yung mag-a-add
okay, na flavor doon sa tinola. So tinola version siya pero cordillera pinikpikan dahil killing me softly kung tawagin. Tikman natin mga pamangkin yung sabaw ng tinola o yung pinikpikan. Gusto ko tong ano yung toto, gusto ko to. Kinigtot. Parang pansit canton. Dahan-dahan. Tikman natin itong ano. Ano ba to? Pinitira mo doon? Pinikpikan? Yes. Hindi. Ano? Tinan mo doon? Pinikpikan. Yun, sa baba. Pinikpikan nga. Okay. Tikman natin. Pinikpikan. Okay. Feeling ko wala siyang luya. Wala itong luya, no? Meron, sir. Ah, meron. Ang pinikpikan, papaya sayote. Sayote, sir, kasi sa Baguio, maraming sayote. Ah, hindi siya papaya. Hindi, sir. Never na magiging papaya. Yes, sir. Unlike ng tinola sa Tagalog, sa atin, pwede it's either dalawa. Sayote o tinola, depende kung anong makita mo sa palengke. Okay. Kaya yun, cordillera din to, sir, no? Oh, yes, sir. Yun, kaya tinawag na pinikpikan dahil killing me softly, dahil nga pinupukpok yung leeg. Kaya pag nakita mo yung leeg, maitim, yun yung dugo, yun daw yung nag-a-add ng flavor doon sa tinola, saka yung pakpak. Hindi naman yung buong manok. Hindi, sir. Pakpak, only pakpak, saka yung leeg lang. So, tikman natin. Depende dun sa magpipikpik. Hmm. Anong tayo? Malambot. Malambot. Ano to? Kulo lang. Oh, yes, sir. Kulo lang. Pero may kakaiba siyang lasa, eh. Hindi na yun. Hindi mo siya masasabing tinolang-tinola, eh. Oh, yes, sir. Na? Yung process lang, sir, parang tinola. Mm-hmm. Saka yung itsura. Oh, yes, ha? Sir. Ang sabaw nito, luya lang. Ha? Oh, luya asin lang yan, sir. Wala nang iba. Wala nang iba. Hindi ko malasahan yung luya nga, eh. Pepper. No? Walang pepper. Pepper. Ano lang kasi talaga siya. Luya lang. Asin lang talaga, sir, saka luya. Ayan, sir, makikita mo. Ayan, no? Ayan. Yun yung dugo. Sabihin, ito yung pinukpok. Nahising to. Oh, nahising to. Nabigyan. Pero yon talagang ganun, sir. Yes, sir. Talaga may dugo talaga siya. Oh, yes, sir, kasi inihising mo siya. Mm. Tapos kaya siya itim. Oh. Kasi diba yung mga dugo, pag naluto, itim, eh. Oh, may additional flavor po. Mm. Wala naman pinagbago, no? Okay. Sir, ano to, sir? Pulpog. Pulpog, ano ibig sabihin? Parang ano rin, ah? Inihaw siya ng liyempo. Tapos may tibla siyang suka. Ah, okay, parang kilawin. Oh, parang kilawin. Pero yung kilawin kasi hilaw. Oh, yes. Ito, timpla lang kilawin. Oh, timpla. Ito, at timpla kilawin, pero ito inihaw. Inihaw. Na liyempo. Oh, na may liver. Tapos, oh, may liver tapos suka. Ay, putya, mukhang masarap. Tututukan mo nga ako. Tutukan mo, wala tayong tutok nito. Hindi, huwag mo na alisin. Yan. Ay, piling ko magugustuhan ko 'to kasi mahilig ako sa suka, eh. Yung amoy niya, anong suka 'to? Parang Ilocos. Qualis 'to, ah. Ilocos ng parang ano, sir? Tawag sa amin inartem. Inartem ang suka nila. So kung Ilocos na may ano to, pugpog? Pulpog. Pulpog. Pulpog, inihaw na liyempo na mayroong dugo. Ay, atay. Tapos binabad sa suka. Unang kagat. Hello St. Peter agad. Tikman natin 'to. Parang kilawin style. Pero yung kilawin kasi hilaw, eh. Ito well done. Ito well done. Mm. Sarap pulutan. No? Lasang-lasa mo yung suka. Yung sibuyas. Yung lambot nung liyempo. Saka yung sili. Yung dynamite. Grabe to. Parang panalo to sa sibuyas. Asa ano? Sa inuman. Pag ito ang pinulutan mo sa inuman, matutungga mo yung chin, eh. Kasi nasa paligid mo yung ano? Yung lasa. Yung suka, saka yung sibuyas, yung anghang ng sibuyas. Solid, solid to. Hmm? Gusto ko to? Solid? Hmm. Pugpog, pulpog. Pulpog. Solid to?